the death of the plan holder, may makukuha ng 100k nga. And then upon the maturity of the contract, the policy contract is may makukuha niyang buo yung kumbaga makukuha niya yung amount ng ano nando sa policy contract. And then every 2 years tuloy-tuloy na makukuha yung 8K. So, kahit na wala na yung ano yung plan holder, may 8K na mapupunta doon sa beneficiary. So, hi guys, welcome po sa aking channel. This is Lynn Malacay po. Simplify happiness, simpleng buhay, buhay nang walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for the day. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Guys, usapang life insurance po tayo. Siyempre, sa mga sumusubaybay po sa aking channel, ako po ay merong BDO Life. So, ayan, finally, yan, isang hulog na lang po tayo. Isang hulog na lang po tayo sa September this year, 2024. So, ito pong ano, nakapaghulog na po ako ngayong March 14 po. So, every 14 po ng March and then 14th ng September, doon po ako binabawasan doon sa aking account. So, yan, nag-message po sila sa akin na na-receive na nila yung aking payment ng aking life insurance. So, itong BDO Life, ito po yung ano, may money back na 8K every 2 years. So, yung sa mga binag-ginawa ko pong ano, upload about this insurance, the BDO Life, may mga nag-comment po doon. So, may mga napanood din po ako na ano, kumbaga, meron silang mga, kumbaga, bad experience. So, nag-withdraw, tapos kumbaga, mababa yung nakuha nilang pera, so hindi equivalent doon sa amount na nahulog nila. Yung iba, 2 years na nahulugan, 1 year na nahulugan, and then merong isa na nag-comment doon sa video ko. Actually, hindi ko na makita yung comment, in-scroll-scroll ko na, pero nabasa ko kasi nag-pop out doon sa ano ko. Ang ano niya, sabi niya is, natapos nung misis niya yung, ano, yung BDO Life. So, iba-iba po kasi ito, merong mga 5 years to pay. Ito pong sa akin kasi is 8 years, 8 years to pay po yung, ano ko, aking BDO Life. May money back po na 8K every 2 years. So, iba-iba po. So, hindi ko po alam yung ano nila. So, yung nag-comment po kasi doon isa, parang ano, 5 years siya sa misis niya. Pag parang gano'n, na plan holder po isa, yun, nakakalungkot po na nawala. So, yung plan holder po isa, nawala nga po, namatay. So, kinuha nila yung, kukunin nila yung insurance at in-expect nila kasi gano'n yung makukuha. So, parang hindi gano'n na yung kasing, yung parang hindi amount yung in-expect nila yung binibigay sa kanila. So, ako kasi, ang alam ko kasi guys, kasi hindi ko alam yung sa mga 5 years, ito kasi 8 years, so may waiting po ito na 20 years. So, 45 po ako nung kumuha. So, 65 years old po, magmamature yung aking policy contract. So, aking insurance. So, nung 45 years old po ako nung kumuha po ako. Kinanong ko kasi dun sa, ano, sa FA, yun nga, actually siya nagsabi na yun nga na mayroong 100,000 na debt, upon debt ng holder, and then tuloy-tuloy yung ano, yung every. So just in case whatever happened to the plan holder, yun nga, may makukuha. Again po, hindi po ako expert. So yung aking sinishare lang naman is kung ano yung tinanong ko rin doon sa aking FA. So sabi niya, upon the death of the plan holder, may makukuha na 100k nga. And then upon the maturity of the contract, the policy contract is may makukuha niyang buo yung kumbaga makukuha niya yung amount ng ano nando sa policy contract. And then every 2 years, tuloy-tuloy na makukuha yung 8K. So, kahit na wala na yung, ano, yung plan holder, may 8K na mapupunta doon sa beneficiary. So, ganun pa rin. So, tinanong ko siya kasi, lumapit ako doon sa isang FA doon, at tinanong ko kasi nandun lang naman sila sa may gilid ng pinto ng BDO. So, sabi ko, hi ma'am, kasi sabi ko, 8 years ago kumuha po ako ng BDO Life. So, ito nga guys, ang aking hulog is, 16,061 pesos and 33 centavos. So, every 14th day of March and every 14th of September. So, ayan nga, matatapos na siya ngayong 2024. So, yun. Kaya I'm happy, thankful na ano. So, marami
maraming mga ano doon nag-comment na ano nga, baka wala nang makuha, baka wala nang ano, ma-withdraw kasi nga, ano nga kasi to, yung ano to guys sa BUL. So actually nung inexplain naman sa akin to nung FA, hindi naman ganun kapali-pali ang paliwanag niya. Sabi niya lang is yun nga, depende rin daw sa tutubuin ng pera. Eh since nga na hindi ba naman 2 years ago naman nag-pandemic naman, talaga namang bagsak yung ano natin, 'di ba? Ang ekonomiya. So yung iba kasi nag-withdraw. So ang mga nag-comment doon na mababa nga yung nakuha nila, ini-expect nila ganun ang kukuha nila, but yung ibinigay sa kanila is lesser dun sa expectation nila. Experience ko lang po ang aking ano dito sinishare. So every 2 years po, matik po na may nakukuha talaga akong 8K. So iyan, sum assured 100,000 whatever happened to the plan holder. So yun ang makukuha. So sabi nga ng iba, bakit daw hindi sa MP2? So ako naman guys, kasi ang habol ko kasi dito talaga is yung life insurance. So magandang investment din po yung MP2. So kung kaya pa dahil na mag-ano sa MP2, then why na? Kasi ang ano ko dito is whatever happened to me, may makukuha yung aking maiiwan. Yun naman yung sa akin dito guys. And kahit paano naman, yun nga yung mga may balik na 8K every 2 years. So ngayon pagka natapos ko itong ano na to, meron akong ano, nasa waiting period na lang ako. And then may enjoy ka na yung 8K na binabalik sa akin. So again po, nung itong March nga po, nung nagulog po ako ng aking pambulog, kasi nga po sa passbook, ngayon nga po ako nagulog, and then matik na nila, dinededuct yung aking bulog. So, nagtanong ako, so sabi ko, ma'am, paano ba yun, yung 8,000 ba? Kasi nga may mga nag-comment doon sa, ano po, sa ginawa kong video. So, sabi ko, yung 8K ba na minamani back mo sa akin is babawas nyo doon sa makukuha ko akong maturity ng ating ano, contract sa ng policy. So, sabi niya, hindi ma'am, sabi niya, kung yan yung illustration, yan, may bibigay po ko sa inyo yung illustration. Kung ano yung nandun, sabi niya, ay kung ano kung kailan niyo gustong withdrawin, pwede naman. Kung ano yung nakatapat doon, doon sa age niyo, halimbawa by the age of, 59, gusto mo nang kunin, may ano certain amount na nakasulat doon. So, ang akin naman kasi yung iba mga nag-withdraw, kasi decision naman nila yon, so yun, irerespeto natin yon. And then plus siguro mas alam sila pagdating sa mga policy, sa mga insurance. So kasi ako, again, yung experience ko lang naman yung sinishare ko dito, tsaka yung tinatanong ko din doon sa FA. So sabi niya kung ano yung nakasulat doon sa illustration. So sabi niya, yun na yung makukuha nyo. And then sabi niya, hindi ibabawas yung 8K na bumabalik sa akin. So syempre, tinanong ko din kung, yun nga, inulit ko rin yung tanong ko sa kanya na, pambawa, whatever happened to me, kung buo pa rin ba makukuha. Oo, may makukuha doon yung family ko, na yung 100K nga, and then upon the maturity of the policy isa. Yan, kung ano yung nakasulat dito, sabi niya, yun yung makukuha. So, kasi may mga iba na nagkaroon yata ng bad experience. So, kasi nga, kumbaga, may waiting period talaga. So, yung iba 5 years eh. 5 years yung kanilang binayaran. 5 years yung kanilang paghuhulog. So, sa akin kasi it's 8 years. So, ito yung money, 8, secure plus. So, isang hulog na lang po ako sa September 14. So, ayan, alam nyo guys, so sobrang tuwa ako kasi nasa waiting ano na lang ako period. So yan, so ilang 8,000 pa ba? So tignan natin dito ha. So ilang 8,000 pa ba yung makukuha natin? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pang-anim doon sa mismo maturity. So yun. Bali ngayon, yung kasama yun sa ano guys, sa itong papasok sa akin ngayong year na to 2024. Kasi 53 na ako guys. So yan, nakatapat dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong 8,000 pa yung guys yung makukuha ko. So all in, ang nakuha ko na is tatlong ano na, pang apat na ano na guys, apat na 8,000 na yung nakuha ko.
kasama tong taon na to. So meron pa akong sa 2, 3, 4, 5, 6 na 8K. So total 80,000. So may mga ano pa yan, may mga ibabawas pa mo alam po mga charge, ano mga charge fee kasi may mga napanood din po ako mga video. Pero kasi wala pa naman na nag-vlog or nag-share ng kanila experience na nakaabot na umabot na doon sa waiting period na ano na 20 years. So yung iba nga mababa, meron ako nakita na parang gusto na rin kunin kaya nga mabababa pa yung ano kasi nga after ano naman eh mababa kasi yung ating ano, yung ano ng ating economy nung ano kasi nga may ano to eh yung sa BUL na din po. So yun ako kasi nga ang habol ko talaga is yung life insurance. So kaya nga yan sobrang tuwa ko kasi naitawid ko to ng 8 years. So yun kaya ko naman to na-share kasi nga guys ano yun nga, matatapos na rin ako. So, pag natapos natin to, yan, gagawa na natin uli ng vlog. So, ang hulog ko is 16,061 pesos and 33 centavos. So, times mo yun sa 16 kasi twice a year ako nagbabayad. So, yun yung aking ano, hulog, 16 na kapag-hulog ako ng 256,981 pesos. So, yung akin namang nakuhang money back is 80,000. So, kung masusunod dito guys, yung ating ano, guys, again ha, yung nakasulat lang naman dito, kung sa 4.5% dividend accumulation rate. So, again, hindi po ako expert kasi yun lang naman yung nakasulat dito. Yung total living benefits, kapag 65 years old na ako, nasa, yan, 284,000. So, yun. E, tapos eh, ang nahihulog is 256,000. So, hindi naman ganun kalakilan. But again nga, yun nga, kagaya nga sa akin, insured ka, whatever happened to you, and then upon the maturity ng ano, policy, may makukuha pa rin yung ano, mga matitiwan. So, oh, tapos i-class mo yung 80,000 na ano. So, yun, tapos may mga ibabawas pa dyan, guys. So, yun lang ano, kasi meron dito yung 2% dividend accumulation. So, ganun yung ano dito, guys, nakasulat sa kanilang illustration. So, so, thankful lang po ako kasi na naitawid ko itong aking video, Money Aid Secure Plus. So, thankful. So, yun. So, masali lang tayo sa panwagan para makabayad dito. So, mga iba nga nag-withdraw. So, may kanya-kanyang experience. So, ako naman kasi, yun nga lang habol ko dito. So, kung ano na lang, depende na lang siguro sa inyo kung ano ba gusto nyo, investment or insurance. So, ako kasi, yun nga, insurance, life insurance kasi yung hinabot ko dito. Guys. So, yan. So, thankful po ako kasi, isang hulog na lang tayo at tapos na tayo. So, kanya, hindi ko alam yung iba kasi mga na-comment ko. So, yung mga naalala ko lang, yun yung nightmare ko. Yun nga, isa sa namatay yung ano, plan holder. So, anong kukunin nila? Parang hindi kasi yung laki ng in-expect nila yung makukuha nila. So, minidraw na lang nila yung pera nila kahit na mababa. They, tapos yung money back, hindi na nila. Eh, sayang na sana, ano ko na lang, kinuha na lang nila yung kung magkano yung ano, ng insurance. And then, hindi nilang mag-mature para na-enjoy yung ano yung money back. So, kanya-kanya naman tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng ano. So, yun lang yung naalala ko na mga nag-comment po sa akin video na ginawa.